Tawagan ko po si Ate Chi para pangunahan tayo sa ating mga panalangin. Ate Chi, muted po kayo. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng oras na nadarama namin, nakasama namin kayo. Sa lahat ng panahon, anuman ang aming ginagawa. Sa gabing ito, Panginoon, alam namin na kasama namin kayo, kung kaya kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Patuloy mo kaming gabayan. May your Holy Spirit be with us. Guide us, O Lord. And Lord, dinadalangin namin ang mangunguna sa amin sa pagbubulay ngayong gabi. Bigyan mo siya ng karunungan at samahan. Gayun din, Panginoon, ihanda mo kami ang bawat isa sa amin sa pakikinig at sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, dalangin din namin ang aming mga kapatid na wala pa sa Zoom prayer meeting namin ngayon. Maaaring meron pa silang ibang pinagkakabalahan, subalit dalangin namin na i-remind mo po sila, Panginoon, at tipuin mo ang kanilang mga puso. Maalala nila na ngayon ay araw na para sa iyo. Patuloy mo kaming samahan at gabayan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay na. Yes po. Okay na? Yes po. Wala pa? Okay na okay po. Na? Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. So two, through faith, through their faith, people in days of old earned a good reputation. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Yun ang sinasabi ng Biblia sa Hebrews 11:1 and 2. Okay? Message na? Yes po. Okay, tingnan natin yung ang pananampalataya ay pagtitiwala sa na mangyayari ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hinihintay. Na hindi nakikita. Pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan, na mangyayari ang ating inaasahan. At maganda tingnan yan, ano? Ating aalamin. Sa Hebrews 11:1, ganito ang sabi. Ngayon, sa Hebrews 11:1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Medyo
kapag iba ang makakarinig nito, bitin, no? Ngayon, ngayon. Mga bitin yan. Kapag halimbawang ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang scripture reading natin actually ay 30 to 40 ng Hebrews 11, 30 to 40. At yan ay basahin ninyo sa inyong banal na kasulatan sa ina, sa ibang pagkakataon. Number one, itong Hebrews 11 ay siyang tinatawag na Christian history, the church history. Dahil dito, nakikita yung mga pangyayari noong una at maging mga pangkasalukuyang noong panahong iyon. Yung mga nakaraan ng mga panahong iyon, mga nangyari sa mga mananampalataya na medyo bitin, medyo mahirap. Makikita natin sa Hebrews 11 ang mga bagay na ito. Kung ating babasahin ang buo ang Hebrews 11, ay masusumpungan ninyo mula sa una hanggang sa noong mga panahong iyon ay nararanasan. At mayroong mga nakakahambal na mga pangyayari doon na kung ating titingnan ay medyo talagang mahirap. Nasabi rito sa talatang 35, tingnan ninyo ha. Babasahin ko lamang sa inyo itong 35. Women received their loved ones back again from death, but others were tortured, refusing to turn from God in order to be set free. They placed their hope to a better life after the resurrection. Some were jeered at, and their backs were cut open with whips. Others were chained in prisons. Some died by stoning. Some were sawed in half. Kung inyong babasahin yung Acts Book of Martyrs, makikita niyo ang mga bagay nito na nangyari. At nung ako'y nagtatrabaho sa Maynila, nakakita ako ng isang libro at yun ay binasa ko ng buo, Acts Book of Martyrs. At medyo nakakalungkot. Mga 400 pages yata yun. Pero naroroon ang mga kasaysayan ng mga unang mananampalataya. Tingnan natin ang unang pagkakahati. Ano? Dahil sa pananampalataya, gumawa ang Diyos ng mga dakilang mga bagay sa kanila. Dahil sa pananampalataya, gumawa ang Diyos ng mga dakilang mga bagay sa kanila. Ibig sabihin, sa mga mananampalataya noong una, makikita natin na gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Pero hindi lamang noong una, kundi maging sa kasalukuyan ay nangyayari yan. At masusumpungan natin ang bagay na ito dahil sa pananampalataya gumawa ang Diyos sa kanila. Ikalawa na ating masusumpungan ay kapuna-puna. Dahil sa pangalawa, ay sinabi dito, dahil sa pananampalataya, gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Hindi lamang sa kanila, kundi para sa kanila. Tingnan natin yung pangalawa, Josel. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, gumawa ng mga dakilang bagay ang Diyos para sa kanila. Yung salitang para ay ating mabuting tingnan. Dahil sa kung minsan iniisip lamang natin na gumagawa ang Diyos sa pamamagitan natin. Pero actually, gumagawa ang Diyos para sa atin ng mga mananampalataya. Sa mga unang mga banal ng Diyos, mga mananampalataya noon, gumawa ang Diyos sa mga dakilang bagay para sa kanila.
na natatawa ako doon sa mga nangyayari. Nasabi ng Panginoon sa mga alagad, mas dakilang bagay ang gagawin ng ninyo kaysa rito. Naglalakad lamang si Pedro, hinahanay nila yung kanilang mga may sakit. Lahat ng malagay ng anino ni Pedro ay gumagaling noong panahong yun. At nakita ko sa maraming pagkakataon na ang Panginoon ay nagpapagaling. Pero maraming mga nagbabaka sakali na sila ay gagaling, yun ang mali. Dahil walang katiyakan galing sa Panginoon ang kanilang ginagawa. Dahil sa pananampalataya, ang sabi rito, sa pangatlo, ating masusumpungan, ang sabi, dahil sa pananampalataya, gumawa ang Diyos na makapangyarihang bagay sa pamamagitan, dapat yun nila. Yung niyadwan ay dapat nila at kasama nila. Gumawa sa pamamagitan nila at kasama nila. Sa maraming pagkakataon bumibitin tayo rito na yung ang paggawa ng Diyos ng mga bagay na makapangyarihan ay iniisip nating tayo lamang ang may gawa. Pero tayo ay ginamit ng Diyos upang gumawa siya ng mga himala sa ating kapaligiran. Hindi lamang tayo ay ginagamit niya, kundi siya ay kasama natin sa paggawa. Alam niyo, maraming pagkakataon ng bagay na ito na nalilimutan natin. Na parang iniisip natin na ang Panginoon ay basta lamang gumagawa sa ating kapanahunan. Ika-apat, ang sabi rito, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya na lumalago? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya na lumalago? Una, nakita natin yung una, no? May mga pangyayari. Pananampalataya, gumawa ang Diyos para sa mga bagay sa kanila. Tapos gumawa ang Diyos sa mga dakilang bagay para sa kanila. Sa ikatatlo ay gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga kapangyarihan bagay sa pamamagitan nila at kasama nila ang Diyos. Ngayon makikita natin paano tayo magkakaroon ng pananampalataya na lumalago. Una, recognize faith is a gift of God. Tatandaan natin na ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Kaloob ng Diyos sa atin. Huwag nating ipagkamali na ang pananampalataya ay galing sa atin. Ito ang karaniwang kamalian ng maraming mga mananampalataya. Na para bang ang pananampalataya ay galing sa kanila patungo sa Diyos. Pero iyon ay galing sa Diyos na ginagamit para sa atin. Ikalawa, na ating masusumpungan, number two, faith need to be focused properly. Dapat nakafocus ang ating pananampalataya. Naalala ko yung isang kasama ng kapitan. Nandoon sa may bandang likod niya, kapitan ng barko. Yung kapitan ay tahimik na ginigiyahan yung barko. Binihawak-hawak niya yung timon. Dire-diretso yung timon. Kanoong nasa likod niya, paano mo na dire-diretso yung takbo ng barko na yan? Tingnan mo lamang yung bituin na nandiyan sa harapan. Ayan, nakikita mo yung bituin. Opo, nakita ko po. Yan lang ang diretsuhin mo. Eh di, sabi niya, pwede ba subukan ko? Ganong kapitan? O, sige, subukan mo. Tingin siya ngayon. Sa may bandang tumatabi-tabi ng konti yung bituin. Pero nakatingin siya sa bituin. Kaya lamang yung barko, papalayo ng papalayo doon sa bituin. At tinitingin yung bituin. Nung bandang huli, kanya, kap,
yung bituin yun, nasa likod ko na. Paano gagawin ko rito? Sabi, ibalik natin uli. Ibinalik uli ng kapitan at sinabi, tingnan mo yung bituin at dyan mo i-focus ang kabuuan ng timon na iyong hawak-hawak. Ibig sabihin ni, huwag maaalis ang kanyang tingin doon sa bituin. Alam nyo, minsan ang ating pananampalataya tumitingin sa ibang mga bagay. Minsan sa ating sarili, minsan sa mga tao sa ating paligid. Pero ang dapat ang pananampalataya ay nakapokus sa isa lamang sa ating Panginoon. Ikalawa, ang pananampalataya, ikatatlo na ating makikita ay ang pananampalataya ay dapat na ginagamit. Faith must be used. Faith must be used. Kuminsan ang ating pananampalataya hindi natin ginagamit eh. Sinusubukan muna natin yung ibang mga bagay sa halip na lumapit tayo sa Diyos at sabihin ng ating mga pangangailangan at ang ating mga dapat gawin at ang ating kalagayan. Tumitingin muna tayo sa maaaring maging tulong sa atin sa halip na humingi tayo ng tulong sa Diyos. We must use our faith. Kinakailangan gamitin natin ang ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Gaya na sinabi sa Roma Jesus, ang wika, number 4, kung ating titingnan, faith comes from hearing and responding to the Word of God. Kinakailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos. Alam niyo, madalas eh hindi natin sinusuri ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa anumang bagay na ating gagawin. Inisikap nating gawin ang lahat ng mga bagay ayon doon sa practical side na gusto natin na itinuturo sa atin ang ating gawin. Pero ang pananampalataya pagdinig at pagtugon sa salita ng Diyos. Kaya kinakailangan ng devotion. Kaya madalas kong sabihin sa inyo na yung inyong banal na kasulatan ay dapat na lagi ninyong kasama. Huwag niyong pababayaang may iwan ito pag kayo magbibiyahe. Dapat daladala ninyo. Naalala ko yung aming director kasama namin sa outing. Nag-outing kami mga senior. Ay sumama siya. At ako yung nasa unahan, kasama ko yung driver. Tumabi siya sa akin at sabi niya, dito na ako sa tabi mo. At bayaan natin yung iba yung nandito sa likod. Pero hanap siya ganyan, linga siya. Hinahanap niya, binasa niya yun at pagkatapos eh. Nakita kong siya na nanalangin. Alam niyo, mahalaga yung pagdinig at pagkatapos pagtugon sa salita ng Diyos. Dapat nating masumpungan na sa bawat umaga nating gagawin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang ating pananampalataya ay dapat nating gigisingin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Number 5, nating makikita. To have great faith, we need to obey the known will of God. Upang magkaroon ng dakilang pananampalataya, kinakailangan sundin natin ang kalooban ng Diyos sa pagkakataong ito. To obey the known will of God in the present. Alam niyo, mga kapatid, kapag hindi kayo nagbabasa ng Biblia at inaalam kung ano ang nais ng Panginoon na ating gawin sa mga pagkakataong nasa sa atin, makita natin ang kalooban ng Diyos sa anumang bagay, ay hindi magiging dakila ang ating pananampalataya. Kapag ang pag-aasawa ay hindi basta dahil magandang lalaki o magandang babae ay karapat-dapat na maging asawa. Hindi po. Kinakailangan ipanalangin natin mabuti ang bagay.
Mahalaga yan. Maraming pagkakataon na sa buhay ng mga kabataan ay nagiging malungkot dahil sa hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga bagay na gusto niya para sa atin. Malungkot yun. At nagiging isang palaisipan sa atin ng bagay na ito na dapat natin sanang ikasiya ang anumang pakikisama sa atin na ibibigay ng Panginoon. Ika-anim, ito pa ang isa na dapat natin makita. To have great faith, you should get acquainted with people whose experience can strengthen your faith. Number 6, tingnan natin yung sinasabi rito. To have great faith, you should get acquainted with people whose experience can strengthen. Kapatid, huwag nating isipin na ang ating pananampalataya ay lalago kung ang kasama natin ay hindi mananampalataya. Dapat masumpungan sa atin na tayo'y mayroong kasamang mga mananampalataya na ang karanasan ay makapagpapatibay sa ating pananampalataya. Mahalaga ito. Kung kaya yung ating pagsamba ay dapat natin maipagpatuloy sana sa pagkakataon, iba pagkakalaw sa atin ng Panginoon, sana'y maipagpatuloy natin ang bagay na ito. Pagkat doon ay masusumpungan natin na pwedeng lumakas ang ating pananampalataya, lumago ang ating pananampalataya dahil may kasama tayong mga mananampalataya. At ito'y mahalaga na ating masumpungan at makita na ang ating pananampalataya ay magiging malaki kung ang mga kasama natin ay mga mananampalataya na magpapatibay sa atin sa pananalig sa Diyos. Sa Mateo 8:26, kung ating titingnan, sinabi ng Panginoon at siya nalulungkot sapagkat ang kanyang mga alagad ay kakaunti ang pananampalataya. Kakaunti ang pananampalataya. At kinakailangan tumating yung pagkakataon na maranasan nilang ang kanilang pananalig sa Panginoon ay lumakas at ang kanilang paningin ay mabuksan upang makita nila kung ano ang magagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ang isa nating makikita ito sa konklusyon ng ating pag-aaral. Ninanais ng Panginoon na maging dakila. He challenges his disciples to have faith in God. Una, yung mga alagad din nakita ng ating Panginoon na kakaunti ang pananampalataya. Hindi makapagpagaling dun sa mga may sakit. Hindi makapagpalayas ng mga demonyo. At hinamo ng Panginoon ang kanyang mga alagad na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na maaaring gumawa ng dakilang bagay sa pamamagitan nila. Ang ating pananampalataya ay tanging tinitingnan ng mga tao. Kahit ng ating mga kasama sa church, dapat masumpungan tayo na nananalangin na ang Panginoon ay ating di lamang binibigyan ng karangalan, kundi ang ating mga buhay ay nagiging karangalan para sa Kanya. Sana'y masumpungan ng Panginoon ang bagay na ito para sa atin. Tingnan natin, nasabi, dahil sa pananampalataya, gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa kanila. Dahil sa pananampalataya, gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila ang Panginoon. Dahil sa pananampalataya, gumawa ang Diyos ng makapangyarihang bagay sa pamamagitan nila at kasama nila. Dahil susumpungan natin ang mga bagay na ito na ginagawa ng Panginoon para sa atin. Sana'y mabuhay tayo na katulad ni Abraham
at ng mga dakilang lalaki ng Diyos na ang kanilang mga paglilingkod ay naging paraan upang makita natin ang Panginoon ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Naalala ko kung ating titingnan ang Hebreo 11 ay masusumpungan ninyo mga lalaki at mga babae roon na ang kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos ay naging dakila hindi dahil sa kanilang pananalig kundi sa kanilang pinananaligan ang Panginoong Diyos na tumulong sa kanila. Mabuhay sila. Tayo manalangin. Panginoon, tulungan mo kami na makita na ang aming mga buhay ay mayroong kahulugan dahil sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin na iyong pinagkaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Si Pastor na ang bahala. Meron po bang may nais magdagdag? Magbahagi? Meron ho kayong mga patutuo na sa bagay na ito, mga salita na gusto ninyo sabihin tungkol sa pananalig sa Panginoon? Yung sa ano, Pastor, can I? Yes. Ate Joseph, opo. Doon sa medyo ano, parang napukaw talaga ako dito sa number 6 na sinabi ni Daddy. To have great faith, you should get acquainted with people whose experience can instruct, can kumbaga eh, subok na subok ito. To have great faith, you should get acquainted with people whose experience can strengthen your faith. Ano, syempre, kung kabilong, alam, ma-adapt mo yun eh. Ma-i-impluensyahan ka. Kaya talagang lalakas ang iyong pananampalataya. Ako eh, sa dami ng mga kaibigan ko, palaging mas masaya ako nakasama ko ay yung kapwa ko mananampalataya. Yung mga invitations, ano din naman, magsasama-sama din naman. Masaya din naman yun, magkikita-kita kayo. Pero iba yung feeling na ang kasama mo ay yung mga kapwa mo mananampalataya na nandoon, yung nagkakaintindihan kayo na kahit na makapagsalita ka ng minsan eh, napabigla ka, alam mo na kapag pagkakamali mo, maiintindihan ka. Andun yung ano, nandun yung may mangyari man, hindi ka magdaramdam ng husto. Kasi maliliwanag mga pagkakataon na naiutuwid ka talaga din ng mga kasama mo. Kaya masarap itong at totoong-totoo ito. Itong number 6 na ito para sa akin. Yung 3. Number 3. Faith must be used. Ayan, faith must be used. Totoo po yan. Isa rin yan sa napakaganda. Yung faith must be used. Kasi ano eh, kailangan na ipamumuhay talaga eh, dahil nakikita sa atin yan. Ako'y malimit yung pananampalat. Kasi kung hindi tayo, sabi nga din doon sa Pure, faith comes from hearing and responding to the word of God. So kung hindi
ka nakikinig, hindi ka magre-respond sa salita ng Panginoon, hindi mo magagamit yung faith eh, na yung faith must be used. Hindi mo magagamit kung hindi mo gagawin yung number four. Yun po yung tingin ko. Si Pani, nakataas kamay. Hello, magandang gabi. Sige. Gusto ko lang pong sundan yung sinabi ni Sis Nancy kanina na number four. Faith comes from hearing and responding to the word of God. Number four ba yun? Or number five? Yes. Number five. To have great faith, you need to obey the known will of God in the present. Or six. Yes. Totoo naman yan. Isang patutuo naman is our friendship. Nung naalaala ko si husband ay nasa OFW pa lang. Pagka may lakad. So, kasamaan sa church, hindi na niya tatanggihin. Wala na siyang, okay, go. Pagka sinabi ng church, okay, go. Yung gano'n, no? Wala nang question. Pero pag sinabi yung mga ka-office mate ko, sino-sino? Sino-sino mga kasama mo? Pero pag sinabi mo, mga kasama sa church, mga ka-KL ko. O sige, ngayon, pagka medyo matagal nang walang lakad, kailan ba kayo lalakad ng mga ka-KL mo? So, yun, ganun siya ka, ano. Kasi daw, para daw ang isang nana ay lalong na-i-enlighten sa faith, being a mother, being a wife. Pag nakakasalamuha din yan, yung kasama sa iglesia, yung kasama sa pananampalataya. Kasi doon nag-i-evolve yung mga kwentuhan, yung mga ano. At least nagkakaisa kayo. No? At ang nakakatuwa, sa mga ewan ko ha sa iba siguro, ako kasi masyado akong bukan, sinasabi ko na ang friendship from Mars to friendship to kasama sa iglesia, parang masyado na akong lapat na wala ka nang, hindi ka na nangingila kung ano man ang sasabihin mo, ano man yung kahinaan mo, parang andyan sila to guide you, ganyan. Parang andyan lagi yung support system na nakakapagpatibay sa pananampal. At may takot ka ba? No? Parang mas malakas yung takot mo na, ay, hindi ko dapat gawin to. Kasi, alam mo yun, hindi ito na ayon. Parang meron kang reservation na, eh kasi nakakaano yun sa mga kasamahan ko. Parang gano'n. So, yun, napaka gandang reminder na isa pala ito yung pangalawang dahilan na kailangan umatenda dahil nakakatulong ito para for you to grow, for us to grow. Kasi ako, sa totoo lang, pag nag-iisa ako, pag nagbasa na ako ng Bible, naantok na ako. Pero pag ganito, pero pag, okay. Pagka ganito, ay pilit mong iintindihin. Kasi nakaka-inspire ba? Kasi madami kayo, ganyan. Nakaka-inspire na mag-aral, magbasa. Ewan ko kung ganun din yung nararamdaman nyo. Kasi kung nag-iisa ka, no, siguro sina pastor, siguro hindi. Pero bilang kami na may busy sa hanap buhay, busy sa bahay. Pag nagbasa ka na ng Biblia at wala kang kasama, walang mag-i-interpret sa'yo, walang mag-i-explain sa'yo,
Madadali kang antukin, pero pagka ganitong pag-aaral na hindi naman tayo iba, hindi na nahihiyang mag-raise ng hands, ay isang biyaya talaga na merong kasama sa iglesia na mga kaibigan na rin, kapamilya na rin na tumutulong sa mga ganitong dalawa. Yun lang po. Naalala ko, Daddy Kiel, tong ano uli eh, yung number 4. Faith comes from hearing and responding to the word of God. Alam mo yung totoo yan eh, yung pakikinig. Kapag may narinig ka, magre-respond ka. Yung lagi kang napapaalalahanan. Kaya ngayon sabi nyo kanina na maigi na lagi nating daladala yung Biblia. At napakabuti nung lagi kang nagdi-devotion. Totoo po, napakalaking tulong niyang yung devotion. At yan siguro yung kung lahat lang. At nag-guide ka talaga eh. Nitong mga words of wisdom na meron dyan. Actually, kanina nung nag-start kayo, Pastor, ako ay ano eh, yung andun yung paghanga. Kasi tapos yung mga speaker na napapanood mo, hahangaan mo kasi ang gagaling nila mag-deliver, ang gagaling nilang magsalita. Eh sabi nga, eh pinapractice yan. Pero bakit? Sabi ko nga eh, yun yata yung hindi, kumbaga, gift nga yan, pero talagang kinakailangan ni nalilinang para talagang nagagamit mo. Para talaga nagagamit. Kanina naalala ko, nung nagre-record na ako ng aking message para sa Sunday, pinaparinig ko dun sa mga kasama ko yung dito sa bahay. Sabi ko, tingnan mo akong okay na ito. Ano. Sabi niya, bakit ba? Ikaw ba yung magpapastor? Sabi ko, gusto mo yung magpapastor? Sabi ko naman, hindi naman sa ganun. Kasi yung tone, yung monotone ba yun? Ang hirap. Ang hirap. Yung bang parang iba eh. Iba yung ganito na okay, nasasabi mo ng dire-diretso. Pero yung gumawa ka ng outline, pagkatapos babasahin mo, tapos iaano mo, sasabihin mo na, parang hindi na ganito ka natural. Ang hirap. Ang hirap din naman na walang outline kapag nagsasalita ka kasi baka kung saan na mapunta at maglabo-labo na. Wala ka na doon sa focus. Sabi nga dito ay sa faith needs to be focused properly. Ay baka imbis na nakafocus ka eh kung saan ka na pumunta at nagpa... Yun lang. Ang nakakaano lang talaga. No? Yung gift na yan ng Panginoon ay talagang dapat ginagamit para nahahasa. Pero Pastor, hindi naman ibig sabihin na ako'y lagi yung dapat ilagay sa pagbimensahe. Hindi naman ganun. Yan naman na si WA. Opo nga eh, pero sabi ko nga, kahit ganito yung feeling ko, ay huwag naman ako lagi. At meron namang pagbigyan naman nating matuto yung iba, pero I'm trying. Thank you, thank you. Thanks God sa gift. Yan, nandun na yung... Ang aking... ay, kanina parang nag-ano si Doyet eh. Ay, nandiyan si Ate Doyet. Good evening po. Good evening po. Kanina, habang ako yung nakikinig kay Pastor, kasi nag-focus lang ako doon sa salitang faith. Naririnig itong video. Parang nag-deep. Pumaaling ng sa tenga ko lagi sinasabi sa akin ni Noli. Sabihan niya, pakahina ng pananampalataya ko. Madalas kasi noong, kasi ako medyo minsan mahina ang loob ko. Yung mga pagkakataon na parang siya lang talaga din ang nagpalakas sa akin. Maraming beses na nakitaan niya ako ng kahinaan. So parang lagi niyang sinasabi ay, ano, dahil napakahina ng pananampalataya mo. Ganun. Kahit nga noong pinapalaki pa namin yung mga bata, kasi di ba, alam naman natin yung, kasi kilala naman natin si Noli yung kanyang commitment sa community.
hindi mo talaga ano siya, talagang sa kanya, community is a family. Pero minsan, nag-ano ko na, minsan may pag-service din kasi ako as ano, dahil sabi ko, bakit sana sa amin ka muna, yung ano kasi, mag-focus na muna kasi mga bata, lumalaki, paano yung future ng mga bata. Pero sinabi niya sa akin, sabi niya siya sabi, pagka nag-mention ako ng mga ganun, sabi niya, dayat napahina ng pananampalataya mo. So, God, parang inano niya na talagang, God is with us. God is our provider. Na noong panahon na hanggang sa siya ay nawala, hanggang sa siya nawala, napatunayan ko din talaga yung kanyang, parang nag-didin lang, umaalingaw lagi sa akin ng ganun. Kasi nung nawala siya, naging okay naman kami yung mga anak ko, hindi naman talaga pinabayaan ng Panginoon na although kasi hindi pa nga kami masyadong established noong nawala siya, pero talagang ang doon ko na appreciate talaga yung faith na talagang kapag ka andoon God will provide kasi yung mga anak ko parang hindi naman sila nagano, hindi naman sila nag-suffer kasi nag-aaral sila, mga scholarship naman sila. Hindi kami talaga, hindi, kumbaga, materially, although hindi naman kami ganun kaano, pero hindi naman masasabi ko na talagang kami ay naghikohos ng todo na walang maano, although kahit na wala kami masyadong pera, pero ang lagi lang nag-aano sa akin, yung pananampalataya. Lagi nang, basta andito yung pananampalataya, ito yung nag-strengthen sa akin every time na nangihina ako, every time na yung nga, down na down ka, at ano, kasi parang tama yung sinabi ni Pastor kanina, yung number 6 ba yun? Yung parang, yung great church faith mo, yung you should diba, parang para kang isang nalobat na ano, nalobat na battery na i-charge mo doon sa ano para ma-recharge ka uli yung faith mo. So, yun. So, we need experienced people na talagang ganun kumbaga tested yung faith na kumbaga sa ano kinoconnect mo, kumbaga, yung low battery ka, once na you are connected with that experience in terms of faith, nagkakaroon ka ng lakas, nagkakaroon ka ng na-energize ka na hanggang sa mapalitan yung lahat ng ano ng hope. Because, ano nga, yun nga, God is with us, lagi ng God is with us, God is in control of everything. Yan yun. Ito yung pinaka-paborito ko dyan. To have great faith, you should get acquainted with people whose experience can strengthen your faith. So, yun nga, every time na nangihina ka, i-recharge mo ang sarili mo doon sa people na whose faith are tested. And, batay po talaga sa karanasan, parang patotoo na rin na, it will really strengthen you. Especially your faith. Ito po yung nag-stuck sa mind ko talaga. Ito number 6 na to. Striking sa atin yung 6. Apo. Yeah. Ang akin namang nakastrike sa akin tungkol sa pananampalataya at ay ano itong challenge. In faith, there is always challenge. Sa maraming pagkakataon ay itong challenge na ito ay nag-iba-iba ang ano, iba-iba ang level ng challenge, ano. Mayroong mga pagkakataon na yung challenge na yan ay nangangailangan ng bultong pagtitiwala sa Diyos, no. Lalo na yung challenge ay ang kalaban noon ay takot. Minsan sa simpleng bagay,
itong bago ang COVID, nakiusap sa akin ng isang pastor. Sabi niya, Pastor Marta, pwede bang idaos diyan ang meeting? Di ako ay sabi ko ay ang tanong ko kaagad ay COVID nga po. Tanong ko kaagad, sino-sino yung mga tao? Saan sila nanggagaling? Ang dami kong tanong agad. Posible kayang may dala silang sariling sasakyan? Kasi na iniisip ko ay pagka virus career, ay iniisip ko agad, hindi ang aking sarili eh. Sabi ko, ang daming masakripisyo. Although, gusto naman nating magbukas dahil nga sa open naman tayo. Noong una, parang sobrang guilty ako na siyempre, tayo naman ay sabi nga natin welcoming naman sa kung ano-anong mga gawain. Pero ito nga sa panahon ng COVID talagang ako'y very alerto. At sinisiguro nga dahil ang una kong sabihin ay wala kaming pera pagka kami ay na ospital pagka umabot sa ganyan. Kaya ito yung challenge sa akin. Minsan ay nahihiya akong sasabihin sino, saan manggaling. Kasi nga po ay sasabihin natin kung yun bang nagbabattle yung bakit kung magkasakit ka ba, wala ka bang pananampalataya? Oh, tatanungin tayo, wala ka bang pananampalataya pagka nagkasakit ka? Oh. Minsan ang sabi ko naman ay hinahagel ko sa Panginoon. Panginoon ay wala naman tayo sanang pwedeng paghindian pagka sa panahon ng paglilingkod. Pero ang kalaban natin nga ay ito. Alin ba ang mas mabigat? Diba po may mas mabigat magkasakit? At sabi ko naman eh pagka nagkasakit, ang dami ding madadamay. Pagka nagkasakit ako, panawagan sa miyembro o magambagan at si pastor ay ganito ganon. O di marami. Eh mga bagay na ganon, napaka-challenging, kumbaga ay simpleng isipin pero ang laki ng challenge sa lalo na sa panahon ngayon. Kaya ako ay na-challenge na sabi ko ay pakikibuno ito kahit naman sa mga anak ko sabi ko ay talagang pero kung sabi ko pagka mayroon namang serbisyo sa mga miyembro ibang usapin yon yung ako ang pupunta ay kaysa yung pupunta dito sa atin. Kasi at least pagka pupunta ako sa isang miyembro kahit maraming mga naandon although nag-observe din naman ng protocol ay kahit papaano ay mayroon namang guard kumbaga sa atin. Naka-mask ako, naka-dobling ng mask, tapos alcohol. Whereas kung pupunta dito, ay siyempre magkukwentuhan. Eh di naaalis ang mask at ano-ano pa, nagkakainan, kung ano-ano pa. Mas delikado. Pero kung sabi ko nga ay simula noong September, tatlong linggong sunod-sunod na may inilibing akong COVID ang mayroong COVID na related na yung pinagkaalaala ko ay yung nanay ni Chi Dison. Cheche, nanay ni Cheche. Na hindi cremated
Pero yun na nga, nagtatawag ako, gaano ba ito ka, ano, gaano ba ito ka safe? Halimbawa, kasi ako'y maglilibing ng ganito na hindi cremated, mga ganyan. Siguro ano na yun, para magpanatag din sa akin sarili. Kasi nga ay kasama na doon sa pag-iingat. Ano, hindi naman sa palagay ko, awan ko kung anong tingin ninyo. Ito ba ang ating pag-iingat na tayo ay mahahawa sa COVID? Ay may usapin ba ng pananampalataya? O masasabi natin eh, nag-iingat ka eh, wala ka bang pananampalataya? Awan ko kung paano ninyo titingnan yon. Sa aking bahagi, sabi ko naman eh, napakahirap at hindi ko yun iniano. Hindi siya, sorry, no. Yung pagpamimili natin ng mga kailangan natin gawin. So, but still, sabi ko nga, it's still a challenge ano sa atin. Kasi lagi, bagamat may kaakibat na pananampalataya, pipiliin naman natin ano ba ang mas mainam. Kasi nga, sabi ko, ilan ang mga pastor na COVID? Itong si, halimbawa, si Pastor Mario ay million ang nagastos. Nung sabi ko, hindi ako doon sa COVID nag-iisip eh. Doon sa gastusin. sana ako kawawa naman ang mga anak ko. Wala man lang. Bagamat sabi ko naman sa bagay, hindi naman natin na alam. Ano po? Kasi natugunan naman si Pastor Mario. Pero tama na po. Sabi ko, tama na po na sila. Magdadagdag pa ako. Parang ganun. Na ang dami ng masasakripisyo. Ang dami nating although nandun yung ating puso na magbabahagi, mga ganoon. Pero kung hindi naman kailangan sa panahon ngayon, ano, kaya sabi ko, better na, sige na nga, ay sorry, sorry, hindi muna sa ngayon. Minsan ay nag-o-offer pa ako, baka naman ay may kasi close kasi dito sa atin, di ba? Parang papasok na dito sa church, napaka-close. Sabi ko, baka pwede tayong maghanap ng ibang lugar na open. Pwede pa akong mag-contribute ng aking pwedeng maitulong. Kasi lagi itong usapin yung meeting eh. Kasi sentro ang ating ang Kalamba. Sentro. Mga pastor galing sa Norte, galing sa Rizal. Ay dito. Ay ang iniisip ko pagka nagbibiyahe. Naku, career. Mga ganun, career ng virus. So yun po yung aking nagpapatuloy na challenge sa akin, no. Hindi ko alam kung ano ang magiging dating sa mga sa mga tinanggihan ko. Sabi ko nga mga bagay na ganito ay kailangan tayong extra careful. Bagamat sabi ko nga set aside na natin yung halimbawa pananampalataya dahil nandoon naman tayo, no, nandoon tayo, kailangan gawin ano. So yun po yung sa aking bahagi. Pero pastor, pastor, yung sabi niyo kong challenge doon sa ganun, pwede naman po tayo mag-offer ng alternative. At halimbawa po, kasi may nakikita po ako na ano eh, na nakikipaglibing ng virtual. Halimbawa po, kakailanganin ng pastor. So siguro kasi sabi niyo po, meron na tayong Facebook account. So siguro po, kasi talaga ngayon, hindi po naman kasi natin na kinocompromise yung health natin. So ang pinakamaganda siguro doon, yung alternative natin. May nakikita po kasi ako na tumanggi kayo, pero para hindi po maging mag-appear na tumatanggi kayo, kasi talagang ano natin na may IATF
may mga legal basis naman po tayo na hindi pwede kasi ito yung sinasabi ng IATF. So, para magawa yung magawa pa rin, magpatuloy pa rin yung pagsiservice, gamitin po natin itong alternative gaya nitong ginagawa natin. Hindi na, tulad ngayon po, di ba, hindi naman nahadlangan yung ating prayer meeting noong nung COVID na yon. Basta't naging very creative and innovative pa ang simbahan at nagkaroon ng ganitong platform. Sa tingin ko po, hindi po kayo dapat nagigilty rin instead na sabihin na natin na hanap tayo ng ibang alternative na kung saan iwas tayo sa contact ng contact physically. Kaliyo naman ang ating ini-offer pero mayroon talagang hindi pwede. Sabing hindi pwede. Katulad nga yung Cheche kasi nga yung ang sabi lang ay nakabalot naman, naka-plastic actually siya. At the fact na tinanggap ng St. Peter, ibig sabihin safe na yun, parang ganun. So nag-rely na lang ako doon at awa ng Diyos. Nandun pa rin naman tayo sa safe na ano. Anyway, open naman ay doon sa... Saan ba yun? Sa tapat ng... Hindi, sa simbahan. Tapat ng Rizal. Holy Family. Memorial Park. Yung Holy papasok. Family. Holy Family. Ayun. Oo. Maano naman doon. Tsaka iniliving ng mahangin at saka mainit. Kaya lubog. Parang yun na lang yung aming inanuhan. Tapos sabi nga ni Rotay, nandun kami. Sabi ko, ay, salamat naman po. Ay, may kasama akong member. Akala ko sila lang ni Cheche. Ayun yun, number 6 yun. Nakapagpalakas ng nakapagpalakas ng loob. Totoo yun, nakakapagpalakas ng loob pagka meron kasama. Yung kasamang Di ba? Na pareho mong may pananalig. Evening po. Hello. Thank you yung sharing mo, Pastor, from one up to challenge na sa faith kasi na experience ko lahat ito. So, kung wala yung faith, wala yung mga experienced people sa buhay mo, hindi ako ganito ngayon. Yung pinaka-latest challenge ko lang ngayon sa as elders din sa church, yung ang hinawakan, kasi ako yung overall ngayon sa elders na chairman, hinawakan ko yung discipline. So, ito yung challenge ko ngayon kasi face-to-face naman yung church namin. Meron kasing call, kasi online, meron ding online, yung hindi mag-wear ng mask, makita talaga. At saka, kahit gusto nilang maganda yung nila, yung kanta nila, pero still, mahirap pag hindi mag-mask yung iba, kasi makita siya sa online, baka puntahan kami sa mayor, stop yung service namin. So ito yung isang challenge, hindi yung tao na i-call naming attention na dapat si choir director i-post niya yung mga tao dapat mag-face mask sila. So yan ang challenge namin. So itakol namin yan kasi kahit paulit-ulit na namin sabihan dapat mag-wear ng mask during choir, baka inspect kami. Yung iba naman nag-follow. So yan ang challenge namin sa grupo namin sa church ngayon. So hopefully ma-tackle namin siya. At saka yung mga dress code namin sa mga kababataan ngayon. Maraming siya gagawin pa namin. So, i-pray namin lang sa overall sa church. Kahit yung mga outreach namin program, iba takot na mag-speaker kasi pa din dito. Mataas pa rin situation. So, tinakol namin lahat to para yung challenges namin sa organization sa church. But still, continue para yung namin service kahit sa situation ngayon. Pero yung mga experience sa yung pinaka-experience kung to have faith, yung number 5, faith must be used. I experienced this last year, yung si mother ko at saka yung brother ko na COVID sila. Everyday maghingi ng bayad, magpabayad ng 40,000, 50,000. At saka nandoon yung anak ko, yung son ko, siya din hindi siya pinalabas, siya yung nag-assess sa mother at saka brother ko. Expenses wise, parang maluluka ka talaga. At saka anong mangyari sa kanila. So pray talaga.
thankful naman ako sa Lord nga after mga 3 weeks yata nakalabas sila. So buti na lang natakot ano sila, nakasurvive sila. Unlike yung sa tita ko, tito ko at saka panpinsan ko this year lang, hindi talaga nakasurvive. So yan, itest talaga yung faith mo magamit sa buhay mo, paano ka makatulong sa iba. Parang ganun overall. Okay. I-ano, i-mute natin para makakanta tayo ng maganda. Maraming salamat aming Panginoon na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang sa pamamagitan ng iyong mga anak na ito ay aming maidulog ang aming mga pasasalamat at mga panalangin sa iyo. Kasama ang aming panalangin sa aming iglesia at iba pang concerns na meron ang aming iglesia, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan. Aming dalangin na nawa ang aming pagsasama-sama ito ay magdudulot ng ibayo pang kalakasan, hindi lamang sa aming buhay pananampalataya, kundi sa buhay ng iyong iglesia. Sa dakong ito upang maranasan namin patuloy ang kalakasan at ang inspirasyon ng aming pamumuhay kahit sa gitna ng mapanghamong panahon. Aming pinasasalamatan ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa buhay ni Nara. Napakagaling na CEN at member at nakapagbigay ng kanyang talent upang maging kabahagi at kalakasan din. Ganun din ay maggabay lalo't higit sa mga bata. Salamat din sa buhay ni Fritz na sa kanyang pagdiriwang ngayon ng kaarawan at kahit siya ay single parent, ay kaniya rin na patuloy na naitaguyod ang kanyang mga anak. Dalangin namin ang iyong patuloy na pagbibigay sa kanya ng kalakasan upang magawa din niya ang kanyang mga tungkulin, hindi lamang sa tahanan, maging sa kanyang trabaho, sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. Sa bawat isa sa amin na narito, salamat sa buhay ni Debbie na kasama namin ngayon. Iyo siyang ginamit upang pangunahan ang Board of Elders. Dalangin namin, Panginoon, na ang uri ng disiplina na kinakailangan na i-impose ng Board of Elders upang masunod ang protocol ng health protocol na kailangan sa simbahan. Nawa ito ay maisagawa upang lalong magiging aware ang mga kaaniban doon sa UCCP Lapu-Lapu City na napaka mainam na bigyan namin ng pangunahing pansin ang kalusugan, ang kaligtasan. Patuloy mo siyang gamitin sa kanyang pangunguna at nawa ang kalakasan ay igawid mo sa kanya, ganun din sa kanyang mga anak upang ang kanilang paglilingkod sa iyo ay
magiging malakas, magiging magdudulot sa kanila ng katatagan at kapanatagan habang hinaharap ang iba't iba ding hamon sa aming panahon ngayon. Sa aming pamamahinga sa gabing ito, aming itinataas ang bawat isa sa amin, ang aming mga tahanan para sa iyong pangunguna at gabay aming Diyos o pangbukas. Panibago na ng makalakasan ang aming mararanasan sa iyong tulong at sa iyong gabay. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ganda ng tugtog.